Hello mga bata! Pag-aaralan naman natin ngayon ay ang tungkol sa payak na mapa na nagpapakita ng mahalagang anyong lupa at anyong tubig. Week 6. Ang araling ito ay tutulong sa iyo para matukoy ang mga lugar na sensitibo sa panganib batay sa lokasyon at topografiya nito. Gawain sa pagkatuto bilang isa, basahin, at unawain ang mga talata. Ang lokasyon ng ating bansa at ang katangiang pisikal nito ay maaaring magdala ng panganib. Ang Pilipinas na matatagpuan sa Timog Silangang Asya ay nakalatag sa daanan ng bagyo o typhoon belt, kaya naman, itinatayang nasa 20 hanggang 25 bagyo ang dumadaan dito kada taon. Ang karaniwang direksyong tinatahak ng mga bagyong pumapasok sa bansa ay mula sa Silangan, Pakanluran, subalit nagiging pahilagang silangan ito kapag papalapit sa bansa. Ang ulan at hanging dala ng bagyo ay nagdudulot ng mga panganib tulad ng storm surge sa mga lalawigan o rehiyong nakaharap sa mga dalampasigan, pagbaha sa mababang lugar at pagguho ng lupa sa mga lugar na malalapit sa mataas na lugar tulad ng bundok, bulkan, burol, o talampas. Matatagpuan din ang Pilipinas sa tinatawag na Pacific Ring of Fire at posibleng pagsabog ng mga bulkang nasa paligid ang nagdadala ng lindol o paggalaw ng lupa, ang isa pang panganib na dulot nito. Mga sakunang naranasan sa ilang lalawigan at rehiyon. Number 1. Ang Bagyong Ondoy ay nanalante sa NCR noong 26 ng Setyembre taong 2009. Kasama ang Rehiyon 3, NCR at Calabarzon sa napinsala ng bagyo. Ang Metro Manila ay nakaranas ng pagbaha dulot ng bagyo. Ang Bagyong Glenda na nanalanta sa lalawigan ng Quezon at Laguna noong 14 ng Hulyo taong 2014. Umaabot sa mahigit 10 na bilyong piso ang iniwang pinsala ng Bagyong Glenda, pinakamarami ang nasawi ay sa Calabarzon. Ang superbagyo ay nagdala ng pagkalakas na hangin at ulan na naging sanhi ng storm surge at nagdulot ng pagbaha. Nakaapekto ito at nakasira ng mga ari-arian at nagdulot ng kamatayan tulad ng Bagyong Yolanda na naranasan ng mga taga-Tacloban noong 3 Nobyembre taong 2013. Ito ang Bagyong Yolanda na naranasan ng mga taga-Tacloban noong 3 Nobyembre taong 2013, kung saan maraming ari-arian at mga buhay ang nawala. Number 2. Ang pagputok ng Bulkang Taal noong 12 ng Enero taong 2020 sa Taal, Batangas ay nagbuga ng abo sa mga rehiyon ng Calabarzon. Maging ang Maynila at gitnang Luzon ay nagdulot ng pagsuspinde ng mga pasok sa paaralan, trabaho, at paliparan. 3. Noong 15 ng Enero taong 2020, matapos ang pagputok ng Bulkang Taal, ang NDRRMC ay nakapagtala ng 156 na lindol na nasa magnitude 4.1 at naramdaman sa ilang bayan at lungsod sa Cavite at Laguna, Tagaytay ay intensity 2, sa Batangas na may intensity 3. Narito ang halimbawa ng flood hazard at landslide prone area map sa ibaba. Landslide prone areas map, ang lokasyon at topografiya o mga anyong tubig at anyong lupang nakapaligid sa lalawigan, rehiyon at bansa ay may kinalaman sa mga sakunang maaaring mangyari tulad ng madalas na pagpasok ng bagyo. Dahil sa typhoon belt o mismong daanan ng bagyo ang lokasyon ng ating bansa. Gayun din, ang pagputok ng bulkan at madalas na paglindol, sanhi ng paggalaw ng lupa, dahil sa Pacific Ring of Fire, na lokasyon ng Pilipinas. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Piliin sa kahon at isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Number 1, nakatira si Namalo sa tabing dagat.
Anong panganib ang dapat nilang iwasan, lalo na kapag may bagyo? Number 2. Mababa ang lugar ni na Jervin. Anong panganib ang maaaring mangyari sa kanilang lugar kapag umuulan ng malakas? Number 3. Sa tabi ng isang mataas na bundok na katayo ang bahay ni na Marisa. Anong panganib maaaring mangyari, lalo na kung masama ang panahon? Number 4. May bulkang malapit kina Joel. Anong panganib ang kaugnay ng kanilang lokasyon? At sa number 5, nasa Pacific Ring of Fire ang lokasyon ng Pilipinas. Anong panganib ang dapat paghandaan ng mga tao kaugnay nito, maliban sa pagsabog ng mga bulkan? Tingnan natin kung tama ang mga sagot ninyo. Una, E. Storm surge at tsunami. Ikalawa, A. Pagbaha. Ikatlo, B. Pagguho ng lupa o landslide. Ikaapat, D. Pagputok o pagsabog ng bulkan. Ikalima, C. Paglindol. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good! Binabati kita. Gawaing pagkatuto bilang tatlo. Pag-aralan ang mapa ng tinatayang paglindol, pagbaha, at pagguho ng lupa. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sigutang papel. Number 1. Aling lungsod ang may mataas na antas na makararanas at makaramdam ng malakas na lindol? A. Lungsod ng Quezon. B. Lungsod ng Maynila. C. Lungsod ng Muntinlupa. D. Lungsod ng Marikina. Number 2. Aling lungsod ang may mababang antas na makaranas at makaramdam ng malakas na lindol? A. Lungsod ng Quezon. B. Lungsod ng Valenzuela. C. Lungsod ng Muntinlupa. D. Lungsod ng Marikina. Tingnan at suriin ninyo ang mapa ng flood risk. Makikita dito ang mga lugar na may mataas, katamtaman, at mababa ang antas ng pagbaha. Tatlo. Aling mga lungsod ang may katamtamang posibilidad na makaranas ng pagbaha? A. Lungsod ng Manila, Malabon, Caloocan, Makati, Pasay, Las Piñas, Pasig, Marikina at Quezon. B. Lungsod ng Valenzuela, Malabon, Caloocan, Makati, Pasay, Las Piñas, Pasig, Marikina at Quezon. C. Lungsod ng Valenzuela, Malabon, Caloocan, Makati, Pasay, Las Piñas, Pasig, Marikina at Quezon. D. Lungsod ng Valenzuela, Malabon, Caloocan, Makati, Pasay, Las Piñas, Pasig, Marikina at Navotas. Ikaapat, alin sa mga lungsod ang may mataas na posibilidad na makaranas ng pagbaha? A. Lungsod ng San Juan. B. Lungsod ng Manila. C. Lungsod ng Makati. D. Lungsod ng Marikina. At 5. Aling mga lungsod ang may mababang antas na makaranas ng pagbaha? A. Lungsod ng Quezon, San Juan, Mandaluyong, Taguig, Pateros, Muntinlupa, Paranaque. B. Lungsod ng Paranaque, Makati, Taguig, Pateros, Caloocan. C. Lungsod ng Makati, Mandaluyong, Taguig, Pateros, Quezon. D. Lungsod ng Marikina, Muntinlupa, Paranaque, Mandaluyong, Taguig, Paranaque. Tingnan at suriing mabuti ang mapang ito na nagpapakita ng mataas, katamtaman at mababang antas na maaaring pagguho ng lupa. Pito. Sa ang lugar ang may mababa na antas na posibilidad na magkaroon ng pagguho ng lupa? A. Kabundukan. B. Kapatagan. C. Tangway. D. Dalampasigan. 8. Mataas ang posibilidad na makaranas ng pagguho ng lupa sa lalawigan ng Quezon at Rizal dahil ang malaking bahagi ng mga ito ay blank.
A. Mga nasa tabing dagat. B. Mga kagubatan. C. Mga kapatagan. D. Mga bulubundukin. Siyam. Mababa ang posibilidad na makaranas ng pagguho ng lupa ang lalawigan ng Cavite dahil blank. A. Ito ay nasa kapatagan. B. Ito ay isang isla. C. Malapit ito sa Maynila. D. Maraming pabrika dito. At ikasampu, batay sa mapa ng mga lugar na landslide prone, alin sa mga lalawigan ang malaking posibilidad na magkakaroon ng pagguho ng lupa? A. Laguna. B. Batangas. C. Cavite. D. Quezon. Tingnan natin kung tama ang mga sagot ninyo. Number 1, D. Lungsod ng Marikina. Number 2, B. Lungsod ng Valenzuela. Number 3, Lungsod ng Valenzuela, Malabon, Caloocan, Makati, Pasay, Las Piñas, Pasig, Marikina at Navotas. Number 4, B. Lungsod ng Manila. Number 5, A. Lungsod ng Quezon, San Juan, Mandaluyong, Taguig, Pateros, Muntinlupa, Parañaque. Number 7, B. Kapatagan. Number 8, A. Mga nasa tabing dagat. Number 9, A. Ito ay nasa Kapatagan. Number 10, D. Quezon. Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good! Binabati kita! Gawain sa pagkatuto bilang 4. Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang sagot sa sigutang papel. Malapit sa isang ilog, ang inyong tahanan. Isang araw, ay isang malakas na bagyo ang tumama sa inyong rehiyon at sa mga karatig rehiyon. Nagbabahay-bahay na ang kapitan ng inyong barangay para ipaalalang maghanda na kayo dahil kapag tumunog ang alarma, ay kailangan na ninyong lumikas. Ano ang gagawin mo at ng iyong pamilya? Nasagutan niyo ba ng wasto mga bata? Kung gayon, very good! Binabati kita! At dito nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito mga bata. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin. Hanggang sa muli! Please don't forget to like and subscribe, Lens Chi Official, at huwag niyong kalimutang i-share.